Oh yeah, okay. Good morning sa mga kasamahan natin at sa mga sumusubaybay sa atin. Muli nagbabalik yung ating BGM Express, our online forum. Pag-usapan na naman natin mga iba't ibang mga importanteng topics, no? Para sa mga kasamahan natin sa Bureau at of course sa general public na walang sawang sumusubaybay sa mga aktividad ng BGM, lalo na po ngayong panahon ng ECQ at GCQ. So, kamusta po kayong mga nandyan sa bahay? Keep safe, stay at home. Yan po ang mga ano natin, mga battle cry po ngayon ng international government. Bawal po yung mga pasaway. Bawal po yung mga ano dyan, yung mga hindi sumusunod. No, lalo na yung mga ano ba yun, yung mga nag-aantay ng ayuda. Yung, di ba? Yan, dapat po nasa bahay lang sila. At compared to mga advisories from the LGUs, yun po yung sundan po natin. No? This morning, napag-uusapan po natin ang importante topic nito, mental health. Ano po ba yung mga dapat natin kontraan, malaman, ano po ba yung mga dapat natin maintindihan? No? Lalo na po doon dyan sa mga medyo mga dinaramdam. No? Lagi nag-iisip. Paano ba tayo mag-deal sa mga stresses? Paano po ba tayo dapat mag-behave kung may mga challenges sa paligid natin? Ano gagawin natin sa mga stressors natin? So, lahat po yan, pag-uusapan po natin ngayong umaga, makakasama po natin from the Directorate of Health Service ng PGMP, Ms. Erna Cobresto. Ma'am, good morning. Good morning po. Good morning, sir. Good morning po sa lahat. Wow, eto ha, nagbatian tayo ma'am, tapos binati rin yung ano, yung lahat. So nabati mo naman, kapitbahay niyo ma'am, baka hindi pa inaalis yung monoblock o yung puno na ng mga ayuda, guys. Malamang, sir. Yan, okay. Ma'am, bigyan niyo naman po kami ng update no, sa mga programa na ginagawa ng Directorate for Health Service natin ngayon sa BGMP. So sa ngayon po, alam naman natin yung kasalukuyan nating sitwasyon ngayon, yung dahil sa coronavirus disease na to, marami sa atin ngayon ang hindi maayos or nasa hindi normal gaya sa ngayon. So basically, since meron mga physical distancing, meron tayong mga protocols na kailangan sundin dahil na sa sitwasyon natin sa ngayon, Mental Health and Behavioral Science Division ng Directorate for Health Service, nag-create kami ng mga programa na kung saan hindi kailangan merong physical distancing, merong parang close distance. So, kahit na magkalayo, magkakalayo tayo, mag-provide pa rin natin yung services para sa mga PBL at saka sa personnel. So, basically, ang ginawa namin, nag-telepsychology. So, kine-create namin yung parang in-adapt namin yung telepsychology para ma-provide natin yung services para sa lahat. So, para sa PDL, since naka-lockdown ngayon, no, sa mga jail, usually, merong maayos naman or meron naman silang mga protocols kung paano may iwasan tong COVID na to. So, basically, kaya pa naman, sa loob ng jail, yung mga PDL, ang tinap lang namin yung mga welfare development officer at saka yung ibang nurses, jail nurses, psychiatric nurses, para sila yung mag-provide yung sa loob mismo sa jail. So, merong mga ginagawa, katulad ng mga stress management seminar through telepsychology, tapos yung mga cinema therapy, mga mindfulness, mga breathing exercises. So lahat yun, pinagagawa namin sa mga PDL sa ngayon para mabisi sila. Aside dun sa mga regular na ginagawa nila sa loob ng jail, so normal pa rin, or parang kung ano yung routine nila. Kung halimbawa, sa mga livelihood programs, ginagawa pa rin naman nila yun, in-add-up lang namin yung mga programa para mas ma-improve pa yung mental health nila. Okay, well, very good. Para mapunong-puno, no? Parang first 3 minutes pa lang natin, no? Parang ako nalulungo doon sa mga ginagawa ng Director for Health Service, no? Kapulong yung ating mga regional psychologists, regional psychometricians. So,
talaga palang busy-busy yung ating Directorate for Health Service pagdating sa pag-attend, no, ng ating mga mental health concerns, particular sa mga PPL natin at sa mga personnel. Ang very interesting yung mindfulness, no? Kasi doon sa aming PMDP program and then doon sa aming Gabay at Saldiwa, no, with the Career Executive Service Board, kasama ito sa mga constant topics, siguro mas maganda mabigyan natin, no, ng idea, pamay-may natin. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng mindfulness and paano ito magiging applicable, no, sa trabaho natin araw-araw? So basically, ang mindfulness, tinuturuan tayo kung paano tayo maging aware sa sarili natin, sa paligid natin, sa surroundings natin. So dahil doon, kung may awareness ka sa sarili mo at sa kapaligiran mo, mas magagawa mo ng maayos yung mga possible na mag-interrupt sa day-to-day na ginagawa mo. So ibig sabihin ito, ma'am, halimbawa, meron kang ginagawa sa opisina mo. So dapat aware ka sa schedule, aware ka sa baka may susunod na gagamit ng computer, no? Kasi minsan ito yung nagiging problema, like sa opisina, walang pakiramdam yung kasama, di ba? Yan yung minsan na nag-create, no? Nag-start ng gulo hanggang sa yung isa magpapaalam na lang kasi sasabihan niya yung kasamahan niya, wala ka ng pakiramdam, ha? No, parang lahat na ginagawa para may paramdam, tapos wala pa rin pakiramdam, manis na. So, ganito ba yan, ma'am? Parang ganun siya, sir. Pero itong mindfulness na to, mas gagamitin natin siya para kung paano natin mas maharap or makakope sa mga stressors natin. Ah, okay. Ma'am, how about naman yung ating, paano ba tayo dapat, ano mga suggestions nyo kung paano tayo dapat mag-deal dun sa mga interruptions natin, no, sa buhay? Minsan, sobrang focus tayo sa trabaho natin and then suddenly may mga stresses or stressors na papasok. Ito ba? Ito yung mga pinoconsider ba nating interruptions? Yes, sir. So, paano mag-deal, ano, dun sa mga stressors natin? So, unang-una, i-focus natin yung sarili natin. Ano ba yung goal mo for that day? So, halimbawa, goal mo na matapos tong specific task na to. Tapos suddenly merong mga interruptions. So merong halimbawa, yung sa family mo biglang tumawag. Sinabi sa iyo yung asawa mo, ay wala lang, ano, gatas yung anak natin. So syempre na-worry ka na kasi anak mo yun, eh. So anak mo baka hindi makakain, so hindi makainom ng gatas, magugutom. So possible na etong mga sitwasyon na ito, makastress sa atin. Pero, mag-focus tayo. Una-una, piliin natin din yung mga kailangan nating atunan or kailangan nating harapin. So, kung gatas yan at sa tingin mo, may magagawa naman yung asawa mo para matugunan yung problema na yun, sabihan mo na lang muna siya. Ay, teka lang, meron akong ginagawa dito. So, ganitong gawin mo, may pera dyan. So, bumili ka na lang ng gatas, mga ganon. Sabihan mo siya, hindi naman kailangan i-stress mo pa ako or ipaako mo pa sa akin yan, yung mga ganyang sitwasyon na yan. Although, importante din sa ibang mga asawa yung ganon, ano? Pero kausapin mo na agad. Na, tapos piliin mo rin, syempre, kung ano yung mga re-respondihan mo or magre-respond ka sa sitwasyon, piliin mo lang siya. Para hindi ka gaano ma-stress. Ito naman hindi ganun ka-importante. Pwede naman merong ibang gumawa niyan. So, mas malilesen yung stress mo. Parang kunin mo yung control. Nasa sa'yo pa rin yan. Controlin mo pa rin yung sitwasyon. Okay, pero pinag-usapan natin sa example niyo, ma'am, gatas. Ano? So, you're referring sa anak, right? Sa baby, no? Paano kung yung parent naman na gusto yun, mag-gatas, paano naman yun? Ito yung asawa naman ng bibili. Oh, ito yung Airbrand. Ito na yung Alaska. Pag ayaw bumili ng ano, bahala ka sa buhay mo, hindi ka na inom ng gatas. Pero maman, maganda ang sinabi niyo kasi how to deal with interruptions, importante, you have to have the right mindset, no? Pag gising mo palang sa umaga, dapat alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung mga priorities mong gawin.
alam mo na kung ano yung dapat mong i-accomplish. So, sa ordinary yun na BJMP officer, dapat pala, pagkagising mo pa lang sa umaga, teka muna, ano ba yung mga task ko today at ano yung mga dapat kong ma-accomplish? And among dun sa mga tasks na dapat natin ma-accomplish, importante, sasabi mo nga ma'am, is alam mo pala dapat mong ipa-prioritize. Kasi among dun sa mga important matters na dapat mong pilipin araw-araw, kung those important tasks na meron ka, alam mo talaga kung ano yung most, alam mo yung kung ano yung critical important. And sa ganitong aspeto, dapat kahit na ordinary duty officer, let's make it a habit na meron din tayong schedule araw-araw. Actually, isa sa mga basic lessons sa management, you cannot improve what you cannot measure. So that even starts sa ordinaryong scheduling lang. So, halimbawa, sa isang araw na to, ito yung dapat mong accomplish, ito yung mga number ng tasks, no? So, from the number of tasks na meron ka, so, dun mo makikita kung ano yung mga ma-accomplish mo. And, more often than that, it brings dun sa tao ng sense of fulfillment, eh. No? Minsan kasi sa isang araw, pagod na ako, pero wala naman na ang deal, ah. O kaya meron naman yung pagod na pagod siya, pero parang okay lang siya. Dahil kahit na marami siyang nagawa, yung sense of fulfillment niya, naroon, this is basically ito sa mga nangangalag sa atin, sa mga kababayan natin. This is basically the reason why napakaganda ng daily management profession. Kasi aside from you are enjoying, no, the privilege to serve the less, no, the last in life, the people behind bars, it's yung sense of fulfillment na may trabaho ka na, nakakatulong ka ba? Mga kanina na pag-usapan natin yung mga PDL natin. Paano naman yung PDL ng mga personnel naman natin? No? Kasi we are on the total jail lockdown since March 20th. Nararamdaman din natin, no, yung bigat na responsibilidad, no, sa mga kasamahan natin. Though, I'm quite certain na nakikita nila yung importansya, no, na na-observe natin talaga yung mga precautionary measures natin sa jail. Kasi kung hindi, kakaroon talaga tayo ng mga positive cases. So, in terms of personnel, ano naman ba from your point of view ang pwede natin ma-advise sa kanila? Itong sitwasyon na to, first time din talaga sa ating lahat, no? So, yung mga personnel, alam ko marami na, sobrang meron kami mga reports na medyo natatanggap, although hindi naman official, mga naririnig lang mula sa ibang mga nasa loob na medyo hindi na talaga siya maayos, or etong sitwasyon na to nakaka-apekto na ng malaki sa ating lahat, so, lalo na yung mga nasa loob, no, na naka-lockdown sa ngayon. Pero importante na may connection pa rin kayo sa family nyo. So, importante na kahit na mahirap, kahit na hindi madali na nasa loob, kasi parang mas malala pa nga ito kaysa dun sa iba, kasi yung nasa yung mga PDL, medyo sanay na sila, na nasa loob sila. Pero tayo, yung mga personal natin, first time to, mangyari na ganun katagal, sobrang tagal na. So, ang mga adjustments lang na kailangan gawin. Unang-una, siguro, importante na meron tayong nakakausap pa rin kahit nasa loob tayo ng jail. Meron tayong isang tao o dalawang tao na at the end of the day, nasasabihan natin kung ano yung nararamdaman natin, ano yung naiisip natin, or kahit ano yung behavior or ang kilos natin na na-observe natin sa sarili natin. Importante na ma-share nyo yan sa kapwa nyo. And then, sa pag-share kasi, doon din lumalabas na same sentiments pala kami ng nararamdaman. So, para siguro hindi pala to, hindi pala ako nagbisa. Normal lang pala kung nangyayari sa akin. Kasi, kung ano yung nararamdaman ko, nag-isip ko, ganun din pala yung naisip nung kasamahan ko. So, from there, pwede kayo mag-share kung anong ginagawa niyo coping, kung paano siya hinaharap, ano yung mga ginagawa nyo para mas maibsan or
mabawasan yung mga pag-aalala sa loob at sa family niyo sa labas. Tapos importante yun na una talaga kung merong constant na communication sa family, importante na alam nyo kung anong nangyayari sa inyo at alam din anong nangyayari sa kanila sa labas at alam din nila kung ano yung nararamdaman nyo na nangyayari na sa inyo sa loob. Yan, yeah, no? Okay. Ang ganda nun na sabi ni Ma'am. Merong isa sa mga nakasubaybay sa atin na meron siya isang advice, no? Si Evelyn Tiger Lady, sabi niya, to have a peaceful mindset, first of all, pray to God for His protection and His guidance. Second is to smile and be positive in life. But negative in COVID, tama naman talaga yan, no? And as a partner of or wife, like me, be a supportive partner. Nako. Kung nanonood tayo dito ng pelikula ni Sarah, John Lloyd, big word, no? Supportive partner. Okay, himayin natin yan kasi tama naman talaga, no? Importante, hindi tayo nakakalimot na tumawag sa taas kasi kahit na gano'n nang kabigat talaga yung problema, yun, hindi tayo iwanan, eh. Hindi tayo iwanan ng Diyos, eh, no? Siya naman talaga din yung nakakaunawat, nakakaalam, no, ng sitwasyon natin. And mas maganda nga sa kanya natin, inilalapit lahat, no? Pero bago ko maging pastor dito, Ma'am, tanong lang din natin, ano? Importante rin talaga, no, na meron ka nakakausap na napagsasabihan mo ng mga nararamdaman mo, no, na naisi-share mo, no, lalo na pagdating sa mga kasamahan natin sa field. Pero paano yung mga tao na isa nahihiya silang mag-open, eh, nahihiya silang mag-share, na parang baka pagtawanan sila, o kaya baka hindi katanggap-tanggap sa iba, no, yung nararamdaman nila. Paano ba natin dapat i-deal yun? Yung mga ganong tao naman, importante yung mga kasamahan na nakaka-observe. Kayo yung importanteng tao, importanteng person dun sa taong yon. So kung halimbawa, ang kaibigan nyo, siya yung tipong hindi nakaka-express ng sarili niya, no? So importante lang na maramdaman niya na nandun ka lang, na kahit na hindi siya nag-express ng sarili niya, alam niya meron isang tao dyan na kapatid niya na nandyan lang para sa kanya. Pero kung ikaw mismo yung taong yun na hindi mo nga ma-express yung sarili mo, pwede ba siyang isulat? Depende. Halimbawa, gumawa ka ng journal every night, sa gabi, isulat mo doon lahat ng nararamdaman mo, lahat ng iniisip mo. So kung kahit na hindi mo siya na-express sa ibang tao, interpersonal kasi medyo ano ka hindi naman sa maganda. Hindi ganun ka galing yung interpersonal skills mo. Tapos more on parang mas nasarili mo siya. Ganun. Pwede mo siyang gawin na isulat na lang sa journal. Tapos at the end of the day, dun mo sabihin lahat ng sabihin. Yan, okay. So, ito papasok mo yung mindfulness sa ating mga kasamahan sa skill. So, medyo may napapasikin na saan natin. Bakit ba masyadong kaibigan? Bakit ba kapag nagkikipan, hindi siya gano'n, nagkikipan, no? Hindi siya nakikipagkwentuhan, kapag may kaungkuhan na, kwentuhan, naalis ka na. Hindi man lang nato magpapiruan. So, may mga ganun talaga personality siya, no? Pero yung kasi na hahayaan natin siya, no? Kasi importante yung belongingness and yung strength ng community sa loob na ng mga facilities natin. So, ano yung personality na kasamahan natin? May kasamahan na rin yung mabe, kahit na yung pagkaibigan. At least, maramdaman na lang niya na concern, no? Yung mga kasamahan niya sa kanya and should he or she encountered some problems, at least meron siyang malalapitan, meron siyang pwedeng mag-usap, mapag-hinahan niya, no? Na kung ano man yung nararamdaman niya. So, ganito pala ka-importante talaga yung mindfulness. Nga pala, may mga nakasubaybay sa atin, ano? Gusto nilang
ma-mention din no yung kanilang mga opisina, yung ating of course salamat sa nag-assist sa atin sa internet no, sa DITPM family, sa Directorate for Health Service no, yung mga nanonood sa atin sa kay Larry magpapabate si Edel at Tiger Lady, kay G.O. Tulari Custado ng Manila City Jail, si Kuya Alex, sabi niya idol niya daw si Miss Erna Compuesto, yung mga kasamahan natin sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory, kila Evelyn sa Region 9 no, sana salamat sa pag-ibay. Ngayon balikan natin Ma'am Ernst, kasi ito minsan nagtatanong yung ibang mga nakapakinig o pwede nasubaybay sa mga ibang activities natin. Kasi you've mentioned about telepsychology sa personnel natin at sa PDL natin. Paano ba talaga ang mechanics nito? Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Kasi I understand, you are also using technology-supported scheme like social media platforms. Can you tell us more about this? Basically, ang telepsychology is delivering psychological services through technology. So ito, gagamitin namin yung salamat sa DITPM kasi sobrang ina-assist nila kami dito sa part na to, sa technical part. Ina-assist nila kami para mas ma-deliver namin ng mas maayos yung psychological services both sa PDL at saka sa personnel. So yun nga, sa PDL, ang nangyari, meron kaming ginawa na parang video or parang PowerPoint presentation on stress management seminar. Tapos yung first part nun, ipi-play lang or ipi-present lang sa kanila yung video about stress management. And then after nun, papasok yung mga psychologists, regional psychologists, and psychometricians. Tapos sila yung nagbibigay or nandun sila para dun sa open forum part ng stress management. So if ever meron mga questions from the audience, sila yung sumasagot. So through technology na yun, through video conference or yun sa social media, yung messenger ang ginamit, tapos nag-zoom din yung iba. Tapos sa ano naman, sa personnel, we have this helpline. So yung DCMP personnel mental health helpline. Doon sila tumatawag, nagte-text para mas ma-express nila or ma-vent out nila yung emotions nila, yung mga nararamdaman nila about this situation. Okay. So para in view of the face-to-face, ito yung normal na conversation, counseling, mag-uusap kayo, may makikinig dito sa through Messenger or Skype, no, ang usapan natin or Zoom, no? Isa rin yan sa mga platform na ginagamit po natin. Ang tanong ko naman dyan, ma'am, paano naman kung halimbawang from the conversation that you had, no, with a person, meron kayong parang napansin, no, na kailangan pa niya ng more focused psychological support, no? So paano naman ang treatment natin? Anong ginagawa natin? Kapag gaganon, dito pumapasok yung referral system natin. So doon sa seminar na ginawa, stress management seminar, basically naging ano din siya, parang way siya para mas ma-observe namin yung mga personnel tsaka PDL na nangangailangan ng mas thorough na intervention or assessment. So doon pumapasok, nire-refer namin siya from halimbawa jail nurse, nire-refer siya sa assigned regional psychologist or psychometrician. Tapos, yung psychologist or psychometrician, siya yung nag-provide ng psychological service na kailangan niya. Pero basically, wala pa tayo ngayong psychological exam. So, ang assessment namin through laging informal assessment, observation, tapos yung mga interviews, through phone pa rin. Since kailangan talaga na ma-establish pa rin yung physical distancing. Tapos basically yung iba kasi nang gagaling pa sa region, yung mga issues na nare-raise during the telepsychology. So nakakarating naman yun sa NHQ. So nagko-collaborate yung psychologist
from the LHQ at saka yung mga regional psychologists natin and psychometrician, kami na ang nag-uusap kung paano namin i-approach yung, halimbawa, specific personnel na yan. Pag hindi na namin niya kaya, nire-refer na namin yan sa psychiatrist. So, sila na, kasi psychiatrist, more on diagnosis, medication ang ginagawa. So, halimbawa, hindi talaga makatulog, or minsan naman, kailangan nila ng mga anti-anxiety medicines. So, binibigay na namin o nire-refer na namin sila sa mga psychiatrist natin. So, nakaka-proud din na yung mga psychiatrist, parang lahat sila very willing talaga lagi na mag-provide ng services nila kahit through phone lang yan. Okay. So, doon mo na-appreciate din talaga no, kung gaano rin pala komplikado. Kasi hindi lang pala yan basta i-diagnose lang, hindi yan basta advice lang. Yung iba talaga pala mangangailangan na ng medication kasi iba't ibang degree or level no yung nararamdaman, I mean yung level ng problema na nakita sa isang tao. Pero ito both sa PDL and personnel ginagawa natin. Ma'am, curious lang ako, meron na ba tayo talagang or can you give us an example ng mga parang pinaka mabigat or masabi natin na worst case na na-encounter nyo kung meron ba? Worst case, during this time, during ngayong mga panahon na to, wala pa namang masyadong ganun kalalang sitwasyon na tumawag or meron lang isang incident na uncontrollable yun. Wala kami, out of control na namin yun. Yung nangyaring yun, except that one, basically wala pa namang masyadong ganun kabigat na mga sitwasyon or mga issues na na-raise sa amin. Okay. So, mga usually lang mga nagpa-panic attack. Yun usually yung nangyayari or parang yun yung na-report or minsan meron talagang tumatawag sa helpline because of that. So yun, nagagawa naman namin ng paraan or nagutulungan naman namin sila na mag-calm down. May address sa atin si Naki Asarpon, sabi niya, yun daw, panig ako, isan daw, tilay lang ang diferensya sa tamang binala. Nagpapanik na, no, pinitext sa iba, ganyan daw ang ibig sabihin nitong panik attack. Mayroon tanong sa akin, ano, si Hannah Gleams na Lopez. Sabi niya, good morning po, I am a researcher and sociologist from UP Diliman. May study found po that emotional labor is intense. Ulitin ko nga, emotional labor is intense and necessary for jail officers. May I ask po what the Bureau is doing to assist jail officers on this? Ah, yes. So, pagiging jail officer, isa sa pinakamahirap na trabaho. Lagi namin sinasabi yan. Kasi napaka-high risk aside sa high risk or masyado medyo dangerous yung trabaho na yun, emotionally talaga affected yung isang jail officer. So, kami, lagi namin sinasabi na importante na mag-providean sila ng mental health services na to. So, meron naman na kami na mental health manual, nandun lahat nakapaloob. Yung mga services na ginagawa natin, both usually sa personnel, pati na sa PDL, nandun lahat yung mga pinoprovide namin na services para sa kanila. Maganda nga itong manual na ito. Alam niyo po pa na before pa man nag-issue ng policy ng parang ano tawag dun sir, yung parang minitiyan tayo ng authority na mag-create ng mental health manual. Mas nauna na si Dr. Liu na nag-create nito or nagawa na itong manual before pa man sila magbigay ng directives na dapat lahat ng agency, government agency, meron ng manual na ito. So, BJMP and Brown, nauna tayo sa nag-BJMP mental health manual.
From home. So, paano natin, ano ma-advise natin dito? Kasi minsan, dahil din dito sa lockdown, nagsasara na din yung understanding, pag-intindi ng tao sa sitwasyon. So, kung paano natin matutulungan at ang mga ating mga personnel dahil dito sa lockdown na to? Anong ma-advise mo sa mga mag-boyfriend o mag-girlfriend na nagkakalabuan dyan dahil dito sa lockdown na to? Katulad nung sinabi nung kanina nag-comment sa atin, no, habaan pa yung pasensya. So, kung ikaw, asawa ka ng isang BJMB personnel, importante na intindihin ang asawa. Iisipin natin na ito, nakakatulong, hindi lang sa nakakatulong sa bayan, pero dahil nakakatulong din to para sa atin, sa sarili natin, kung paano natin mas magagabayan pa yung ating pamilya. So, importante na intindihin yung asawa, tapos unawain, and tulungan lang sila na gampanan nila ng mas maayos yung trabaho nila. Sa part naman ng personnel, paano natin siya matutulungan, kung paano niya ma-handle pa yung nasa labas na asawa, no? So, lagi lang din intindihin at lagi lang din iparamdam sa kanila at ipaintindi sa kanila kung ano yung trabaho na meron tayo. Okay, siguro. Kasi, dagdag ko na rin naman, kasi even sa mga opisina, maski man sa mga kasamahan natin sa field, somehow magkakaroon talaga ito ng epekto, no? Sa mga trabaho nila, sa productivity nila pagdating sa opisina, lalo na pag meron itong dinaramdam, no, sa kanilang partner, lalo na pag mga medyo bata pa ito in terms of maturity level, hindi pa sila ganun ka mature sa relationship, kaya more often than not, away ang magiging resulta o nagiging dulo. So, importante talaga yon na couple, no, mag-boyfriend o mag-asawa is pwedeng isa talo na lang talaga, eh, no? Kasi kung laging may clash, yun, laging nyo na lang pag-aaway sa bagay, lalo na yung ordinary yung bagay, hindi talaga makakatulong. And more often than not, talagang yung clash na yan, ang dulo niya talaga is breakup talaga. May isa pang advice naman ng isang nakasukibay sa atin. Sabi niya, trust lang po sa isa't isa at pagmamahal. Wow! Ano yan? Mayo-mayo, pero parang Pebrero. No? Parang lakas mo kabalit na yung comment ni madam, eh. And besides, ito pa, may besides pa, oh, may internet naman. So, yan. Nako, yung internet talaga, maraming ano, nakokonnect talaga niyan yung dalawang couple. Gaya niyan, halimbawa, oh, hawakan mo na ang kaldero.
O, ilagay mo na yung bigas. Pagsahin ka na. So, nagtuturuan through, ano yun eh, through internet. No? So, ganyan naman daw talaga ang pinaka-importante. So, thanks net kay Edelet and mapapabati si Mama Padata from San Carlos City, Pangasinan. Ito naman, Ma'am Erna, kasi ang mga kasamahan din natin, minsan marami din mga interest yan, no? Bukod dun sa paano ba nila mape-perform yung mga tasks na meron sa araw-araw, may mga pumapagabag din yan eh, ng mga issues, no, sa kanila, kagaya ng usaping financial, no? May mga pinag-PM kasi sa akin eh, na misis, nagtatanong, ano na daw ba yung update sa PBB, sa Hotline, ano daw ba yung update sa meeting bonus? Abay, talagang kahit dito naman, magkakaroon ng mental health concern at ma-stress ang asawa kapag araw-araw na tanungin kung ano na status, kung ano ba, may PBB ba kayo sa nilahasay po. Akala ko ba naka-lockdown kayo, bakit wala pa nakikredit dito sa ATM? Siyempre, mga BTMP officers. Hindi lang loyal yan, kasunurin pa yan. So, pag sinabing akin ng ATM, pagbigay kagad din, no? So, para hindi naman sila mag-alam, no? Lalo na yung mga nanay at yung mga anak dyan, no? Na nag-aantay, na ayuda at support, no? Bigyan lang natin sila ng, ano, ng konting update coverage kasi ito, mental health concern talaga ito, eh. Yung wala na pasweldo, wala ang pambigas, wala pang bayad ng kurente nila, ang dyan na si Judith. So, dun po sa mid-year bonus po natin, sabi po ng Finance Service Office, no, makinig po yung PM, no, madam, yung po mid-year bonus ay may take credit po before ng 2015. Yun naman pong ating hazard pay, kinukompleto na lamang po yung requirements from the regional offices, no, kasi importante po siya, no, kompleto natin yung attendance. Nag-set naman po ng rules dyan, hindi po PGMP. May inisyo po at administrative order kung sino lamang po ang dapat na makareceive at ang sinasabi doon, yung physical presence ng personnel natin at ito sa trabaho, no, yung exposure niya sa risk ng trabaho. So, maliwanag naman po sa administrative order na yon. So, antayin lang po natin kasi the soonest time naman na makompleto po ng mga regional offices natin yon, maire-request naman kaagad po ng ating Directorate for Controllership at sa Finance Service, maike-credit naman din po nila kaagad, no, yung hazard pay natin. Yung sa PPP naman po, doon sa 2018, no, na PPP natin, so yung 2018, i-request yan ng 2019, so, BGMP naman, na-comply niya na yung mga requirements. In fact, ilang beses na tayo nag-follow up dyan kasi concerned din tayo sa mga tanong ng mga kasamahan natin. So, pinalo up po natin yan sa PBB Secretariat, no, at nandun naman na po sa kanila, no, kung ano po ang magiging advice doon. Yun naman po ang i-disseminate natin sa ating mga kasamahan. Nung una, meron lang pong hiningi requirements sa atin na ibigay naman po kaagad ng BGMP. So sana po ma-consider po ito ng PBB Secretariat para po kung meron talaga o qualified tayo at makaka-receive tayo, eh hindi na may stress sila ate, sila nanay, sila chum, no, sila mami, sila mama, no, ma-credit na po kaagad yan para yung kanilang kabait na mister ay hindi na na-stress, baka magkaroon pa ng mental health concern. No? Ay, iniisip din sila doon sa kasan may credit na kaagad, ako bakit matamahan ako pag-uwi ko sa bahay. Okay, so yan na, yung talaga nag-message po sa atin, mga concern po sa mga bayarin. So, huwag po kayo magkala na ginagawa naman po ng BGMP. No? Napakasipag po. Salamat tayo sa Directorate for Controllership and Finance Service. Napeta nila na kagad mga kailangan nila lang po tayo, no, ng advisory from the PPP Secretariat, particular sa advice po ng Department of Budget and Management. Okay!
balik tayo dun sa past concern, no, mga, no? Among-among over personnel. Kahit sino naman talaga na humaharap, no, sa malaking challenge sa buhay, or meron siyang malaking tanong din, no, sa sarili, importante talaga, is merong tao na makikinig sa kanya. Merong tao na makakausap siya na pinagkakatiwalaan niya, no? Actually, ito, natutunan ko lang po sa Chief Logistics ng NCR, eh, no? Sabi niya sa akin one time, minsan, hindi naman talaga na natin kailangan magbigay ng komento o helikomento sa isang diskusyon. Minsan, kapag ang isa ay nag-share lang, kailangan lang talaga is makinig. No? So, sa mga kasamahan natin, mas okay yun, no, na meron tayong kasamahan, no, na lagi natin kausap at napag-ilinahan natin, no, no, even mga personal na mga concerns natin or sa trabaho natin. Kasi at least, no, hindi natin karga yung mabigat na dalahin ngayon, no, nag-event out natin. At nabibigyan din tayo ng ibang perspective kung paano natin dapat na i-deal yung particular na sitwasyon na yon or challenge sa trabaho natin. And sabi nga, no, ng mga filosofo dyan sa kanto, pag nagka-problema daw tayo, it's a hayaan lang natin kasi lilipas din yon. Ang masama kapag pinili natin na tambayan yon, no? So, may mga problema minsan kailangan natin piniin, eh, kung ano yung dapat nating tagalan, kung tayo mag-stay, no? Sabi nga, choose your battles wisely. So, kung kayo may mga pwede lang naman na concern, personal o sa trabaho, mag-focus na lang tayo dun sa mas importante at mas makakatulong sa sarili natin, sa trabaho natin, sa kasamahan natin, at sa palitid natin. At dahil dyan, no, pasalamat tayo at meron tayong mga pwedeng matawagan, no? Ma'am Merz, share mo nga sa amin ano yung mga pwedeng mapuntahan o ma-contact ng mga kasamahan natin sa BGMP kapag may gusto silang i-open o may ma-conference sila. So, ito po yung BGMP personnel, Mental Health Helpline Nightline. Okay, may mga number yan, eh, yung mental health line natin. So, pwede po kayong tumawag sa Globe or sa smart numbers natin. Okay. Sure ako nandiyan yung screen, hindi lang ma-i-flash. Buti na kung mahirap talaga pag hindi ka ano sana, eh. Hindi kaya kainin ako dito ng ano, ng okay. Sige, ano ba yung mental health line natin? So, parang, sabihin ko na lang po, yung Globe number natin, 0977-350-7685. Sa smart number naman natin, you can call 0908-980-770. Okay, paki-highlight natin yun, mama, no? Yung reliable, confidential, and you are valued. Ang bigat naman yata, Ma'am Lunglas, you are valued. Bakit? Porke ba nag-seek ka ng help from the mental health helpline, hindi ka na valued? Hindi naman, sir. Okay. Ibig lang sabihin ito, lahat kayo importante dito sa mental health na division natin. Ah, okay. So sa mga nakasubaybay po sa atin, ano, pwede nyo pong kontakin or tawagan po yung mga numero na ifinlash po kanina. At sabi nga nung isang kasamahan natin, wag nyo pong kakalimutan na magdasal, no? Pinaka-importante po talaga yon. Sabi nga ni Miss Phoebe Retumban. From BGMP retired BGMP officer,
Kailangan lang nyo magdasal sa Panginoon para bigyan kayo ng peace sa kaisipan. Ang trabaho nyo nasa loob lang. Mas grabe ang mga peace natin at frontliners at medical personnel. Exposed sila na ma-infect ng COVID. Ang military personnel ay mas mahirap dahil nasa assign sila sa malayo. Minsan 4 months. Konting tips lang, hindi kayo naging sa BGMP. Konting disiplina sa sarili. Actually, may point naman talaga, no, si Ma'am PB, na kailangan natin tayong manalangin, no, magpanata tayo, no, ng ating mga naisilingin sa Ama para yun ang ano sa atin, yun ang maibigay sa atin, no. Kaya lang, hindi naman, porque hindi na ibigay sa atin kaagad, hindi na tayo man ng Diyos, magtatapo na tayo, hindi na tayo mananalangin, hindi naman po ganoon. In terms naman sa hirap ng trabaho, actually hindi naman na rin talaga natin dapat i-compare kasi magkakaiba naman ang mandato yan. Parang kapag sinabihan natin yung pulis na nakukuli lang sila, ang hinuli nila ay sa atin mag-stay, tayo magkasama. So, mas importante na kung ano yung binigay na trabaho sa atin para hindi tayo may stress, magkaroon pa ng mga different mental health concerns, eh yun lang po. Yun lang po ang gawin natin at trabaho na. Yun lang ang trabahuhin natin. And importante ito yung suporta, no, sa isa't isa. So makasamahan po natin. Alam niyo po, sa kahit na anong opisina, importante, complementing kayo sa isa't isa eh. Merong magaling mag-encode, merong magaling mag-sulat. Hindi lahat magaling mag-encode, hindi lahat magaling mag-sulat. So yung magaling mag-sulat, pwede siyang tulungan nung magaling mag-encode or mabilis mag-encode. At yung mabilis na mag-encode para maitama, no, yung kanyang ginagawa, tutulungan siya ng mga magaling mag-sulat. Ang bottom line dito sa trabaho po natin, bukod sa complementing, importante na nagsusuportahan po, no, sa isa't isa yung mga kapakanan natin. Kasi wala namang sasakyan, no? Apat ang gulong yan, halimbawa, na mabilis ang pagtakbo at maayos ang biyahe. Kung ang isang gulong na ibang direksyon ang tinatakbuhan o iniikutan. So, dapat po talaga isa na ma-objective at nakakatulungan. No? Sabi nga ni Jenwick, ano kaya ni Jenwick, si Jenwick? Sabi ni Jenwick ay yes, we need to support our families now and all the time. So, yun naman yung sinasabi niya. And bago po magtapos, no, itong online forum natin, tuloy-tuloy lang po na magpadala po kayo ng mga mensahe. No, pwede po kayo magpadala doon sa ating mental health line ng ano man gusto niyong ipaabot. No? Kung meron kayong concern, problema, nararamdaman, no? Problema nyo ba, yung manhid nyo na sa opisina, yung lahat na lang nagawa ng parang may ginawa na niya, tapos wala pa rin effect sa kanya, ay ang kailangan nyo gusto nyo na yung bintana, no? Kailangan nyo magpakain, baka ang inyong future, ang inyong destiny ay nandun lang, pag dumaw nyo sa bintana, makikita nyo na, no? Sir, naging so, doctor lang ka nyo, sir. Ayan, yan lang. Okay, ano ba ito? Yung mental health lang usapan. Okay. So, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. Sa mga sumahan po natin, ano, any parting words, mga friends, para sa kanila, sa mga kasama natin, at sa mga PDL natin. So, gusto lang po namin ipabatid sa inyo na lagi po kami nandito, yung Mental Health and Behavioral Science Division, at ginagawa namin lahat ng makakaya namin para maparating sa inyo yung mga services ng MHBS para matulungan kayo na kung paano natin lahat makukope para mas mapapainting pa yung sarili natin para malabanan ang sitwasyon na kinakaharap natin sa ngayon. So, kapit lang. Kayang-kaya natin po. Wow. Okay. Maraming salamat, ma'am. And sa makasamahan po natin sa BGMP, sinisipa po ng pamunuan ng BGMP sa pangunguna ng ating hepe, si GL Director Alan Iran, na punan yung mga pangangailangan ng ating mga kasamahan.
sa field, lalo na po yung mga immediate concerns nila, nararamdaman niya yung sitwasyon ng mga kasamahan natin, pinapaabot na ng ating, mga wardens, no? Na ating mga RDs sa kanya, at agad naman, nagbibigay siya ng guidance para tulungan yung mga kasamahan natin, makataan yung sitwasyon nila sa pamamagitan ng mga direktiba at polisiya na makatutulong dun sa day-to-day operations ng mga kids natin at kumpisina natin. And sa mga kasamahan po natin, ano, alam ko po, naintindihan namin na medyo mabigat yung sitwasyon at yung responsibilidad na meron po kayo ngayon. Alam namin na nag-worry din kayo sa inyong mga kapamilya sa labas, no? Pero lagi po nating iisipin na yung ginagawa natin ay hindi lamang naman po nating trabaho lang. Meron din tayong tungkulin sa mga mamamayan, no? Bahagi yan, kung paan natin tungkulin. At ito naman, ultimately, magre-result sa mga pamilya natin. No, kapag nagawa natin, trabaho natin ng tama, yung mga lalabas ng PDL, hindi natin magiging problema sa labas at hindi lang posibleng magdala ng problema sa atin at sa mga kapamilya natin. So, huwag po kayong mawawalan ng, huwag po kayong mapag-ilaan ng loob at huwag po mawawalan ng pag-asa sa sitwasyon natin ngayon. At kasamahan natin, and kung meron man mga interruptions, may mga stresses, no? Don't lose our focus, no? Kung alam po natin yung priorities natin, kung alam po natin yung dapat natin gawin, kung ano po yung dapat natin accomplish sa araw na yan, yun po ang ating tutukan. At doon naman po sa may mga nararamdaman, may mga concerns, no? Ariyan po lang yung Directorate Content Service na handang umalalay at gumagay po sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode ng ating EGMP's Bell sa ating online forum, ito po si Inspector Saber Solda, nagpapasalamat at nag-iwan ng isang nandang tanati. Ayan.